Binabati ko kayo mga kapatid sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Magpapatuloy tayo ng ating pag-aaral ng Christian Holiness sa ating Sunday School at tayo pa rin ay nasa bahagi na pinag-aaralan natin ang mga kasangkapan ng biyaya at balik-aralan lamang natin ang ating ginagamit na diagram sa lugar o puwang ng mga kasangkapan ng biyaya, the place of the means of grace. This we may call the holiness process, that is the cultivation of holiness, beginning with the goal to be holy. And we studied how to understand sins and graces in their opposites. And then pinag-aralan natin ang standards of holiness. Pero ulit-ulit ko na kapag tumigil lang tayo dyan, alam natin ang mga kasalanan at mga biyaya at mga pamantayan, hanggang doon lang, we will be moving around circles. So kinakailangan na meron tayong ginagawa. At ang ginagawa natin ay may kinalaman sa mga kasangkapan. So it is on the level of execution. Execution of means completes the cycle. At sa ating pinag-aralan so far, we studied the primary and the first means of grace, which is the scriptures, the word of God. We will now consider another means of grace, and that is prayer. Umpisahan natin sa pag-amin na may kahirapan na magpanatili ng buhay ng panalangin na may disiplina. And here is a reality that we all need to face, that prayer is difficult to initiate and even more difficult to sustain. Mahirap simulan at mahirap tustusan kapag nasimulan mo na. One theologian who is considered today one of the experts on the Puritans, and he studied a lot about the Puritan life, ministry, and prayer, is Joel Beakey. He is still with us today by the blessing of God. At isang aklat na he edited ay may kinalaman sa uri ng pananalangin ng mga reformers at ng mga Puritans, which is entitled Taking Hold of God. And he wrote a final chapter of this after observing the prayer lives of many of the reformers and Puritans, and he made this observation that backsliding usually begins in the inner closet of prayer. You looked forward to times of prayer, you longed alone to be with the Lord, to pour out your heart to Him with all its needs, confessions, vows, thanksgivings, and praises. But gradually your prayer life began to disintegrate, became more a matter of words than heart-to-heart communion with God. Now, is this describing any of you? Meron bang ganyan ang nangyayari sa ating panalangin? Minsang masidhi, ngayon ay parang pananalita na lamang. If we were to be honest, we have to admit that we all go through periods of this kind of praying, and so we need to understand the prayer as a means of grace. But in this particular lecture, I just want to focus on one particular issue as we look at the bird's eye view of a theological stumbling block to many. At tinitingnan natin ang panalangin dito as a principal means. Prayer is the principal means of grace as fruit of faith. Ang pinanggalingan ng ganitong description of prayer is no other than the reformer John Calvin, who said that prayer is the chief exercise of faith. Now, earlier in our study of the Word of God as means of grace, sinabi ko na ito ang primary means. So, what's the difference calling prayer as the principal means? I think this is the way to distinguish them. The Word is primary in its authority over other means. Yung salita ang may autoridad sa ibang mga kasangkapan, kasama na ang panalangin. But prayer is principal as evidential fruit of faith. Paano mo nalalaman ang pananampalataya ng isang tao ay siya'y nananalangin? At isang bagay ito na ipanukat natin sa ating mga sariling inaangkin na pananampalataya. But there is one stumbling block in theology that puts into question the place of prayer. And in this lecture, I just want to address that particular issue of the relationship of prayer and providence. Ang itinatanong dito is, what is the place of prayer if God's providence is in control?
kung nasa probidensya ng Diyos ang lahat ng mga bagay, ang mga nangyayari ay ayon sa kanyang itinakda at itinalaga, eh ano pa ang puwang ng panalangin? Yan ang nagiging tanong ng marami, at kung hindi ito mabigyan ng tamang pagtitimbang, eh maaring mapagaang natin ang kapangangailangan ng panalangin. Now, there are two extreme positions that I want us to warn against. I want us to be warned. Ang una ay ang nagsasabi na prayers or lack of them do not have bearing on providence. Sinasabi nila, manalangin ka man o hindi, walang saysayan sa providensya ng Diyos. Mangyayari at mangyayari ang providensya ng Diyos, manalangin ka man o hindi. So to them, providence has no connection to means to achieve God's purpose. Hindi nakadugtong sa mga kasangkapan na gagawin ng Diyos ang gusto niyang gawin ayon sa kanyang panukala, manalangin ka man o hindi. Eh ano ngayon ang magiging puwang ng panalangin para sa mga nagtuturo nito? Prayers are just to honor God and to build up one's faith, but it will not do make any change. Therefore, it does not contribute anything to what is happening in the affairs of God's cause and God's kingdom. And that is an extreme, intending to maintain the providence of God, but in the process undermining the place of prayer. Now, it can swing to the other extreme, and that is the belief that providence is contingent upon prayers or lack of them. Eh dito, ginagawa ang providensya ay nakasalalay sa pananalangin, at kung walang panalangin ay papalya ang providensya ng Diyos. So God's will may be realized or frustrated depending on the prayers of the saints. At may mga popular na mga aklat ngayon na yan ang kanilang pinagbabatayan na paniniwala. And prayers therefore become the key to success or failure of the purpose of God. Eh para sa isang naniniwala sa pagkasoberano ng Diyos, masakit sa tainga ang ganyang panukala na ang Diyos ay walang magawa, ang Diyos ay nakasandal sa gagawin ng tao, kaya hindi natin matatanggap yan. Yan man ay isang matatawag natin na extreme position. If you compare these two extreme positions, they seem to be diametrically opposite, but the reason why they come to be is because extreme positions are dictated by insisting on logical resolution. Parang sa kanila ay mahirap pagsamahin ng dalawa, kaya mamimili na lang ako ng isa. Ang sabi ng gustong providensya ng Diyos ang umiiral, ay sasabihin niyang hindi, walang magagawa ang panalangin. At yun namang ang gusto ay pahalagahan ng panalangin, ang sasabihin niya ay hindi mangyayari ang kalooban ng Diyos kung hindi natin ipanalangin. They think they cannot hold to both. And they think they can only choose one. And so one choose providence, the other choose prayer, but both are wrong because of these attempts at logical resolution. At masasabi natin to sa maraming katotohanan ng Diyos. Kapag sinikap mo na lohika ang umiral, eh ikaw ay sasala at ikaw ay malalagay sa extreme position. So what is the proper understanding? The principle to maintain is that God's covenant pledges and promises are fulfilled ordinarily in answer to prayer. Makikita natin to sa sunod-sunod na mga sinabi ng Diyos na kanyang gagawin sa Ezekiel 36, gagawin niya para sa kanyang bayan, and many of those things are couched in God's sovereign I will. But towards the end of Ezekiel 36, we have this in verse 37. This is what the sovereign Lord says. Once again, I will yield to the plea of the house of Israel and do this for them. I will make their people as numerous as sheep. And in other translations, the word is, I will yet be inquired or asked of by my people. Hihilingin pa ito sa akin ng aking bayan. Matapos niyang sabihin ang napakarami niyang gagawin. So God couches His pledges with His sovereign I will. I will do this, I will do this, I will do this. Sunod-sunod yan. And yet towards the end, what God determines to do for His people, He requires His people
to ask of Him. Kung anong itinakda ng Diyos, ipinasya niya na nagawin, ay kanyang hinihingi sa kanyang mga bibiyayaan na ito ay hilingin sa kanya. Ang makikita natin dito is that God's sovereignty in redemption and the saint's duty to pray are joined. At kung yan ay totoo sa redemption, then totoo yan sa providence. Kung totoo sa kaligtasan, totoo sa providensya. Hindi pinaghiwalay, pinagsama ang pagkasoberano ng Diyos at ang tinakda niyang kasangkapan sa pagsasakatuparan ng kanyang soberanong plano sa providensya ay manalangin ang kanyang bayan. Kaya gusto kong liwanagin ito sa pamamagitan ng five observations. There are five observations that we can see in scriptures that I think maintain the balance of the place of prayer insofar as God's providence is concerned. The first observation is that events are said to have taken place in answer to prayer. May mga pangyayari na naganap bilang tugon sa panalangin. Isang napakaganda nito ay ang sinabi ng isang anghel na nagpakita kay Zacharias na ama ni John the Baptist. Maalala niyo na wala silang anak ng mag-asawa na Zacharias and Elizabeth at sila'y nananalangin. And while Zacharias was in the temple, an angel appeared to him, the angel Gabriel. And we are told in Luke 1:13, but the angel said to him, "Fear not, Zacharias, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth shall bear you a son." Anong napaka-interesting sa bagay na ito ay tumutukoy ito kay John the Baptist. And the birth of John the Baptist is prophesied in the Old Testament. Yan ay maliwanag sa Isaiah 40 and verse 3. A voice is calling, "Clear the way for the Lord in the wilderness, make smooth in the desert a highway for our God." And in the Gospel of Mark and others, they claim this prophecy as being fulfilled in John the Baptist. And so, 700 years before the birth of John the Baptist, his birth was already prophesied. Naging propesiya na sa makatuwid, tiyak na mangyayari matagal na panahon bago pa isinilang ang kanyang mga magulang na si Zacharias and Elizabeth. And yet, Gabriel the angel presents it as an answer to prayers of Zacharias and Elizabeth. Itinakda na ito ng Diyos, pero sinasabi ng anghel na ito ay tugon sa panalangin ni Zacharias at Elizabeth. Ngayon, mamimili ka ba? Sasabihin mo, teka muna, hindi yata parehong pwede. Kung inihula at itinakdanan ng Diyos, mangyayari talaga manalangin man o hindi si Zacharias at Elizabeth. Pero galing ito sa anghel. At ang anghel ang nagsabi na ito ay tugon sa inyong panalangin. Ang maganda, huwag ka nang mamili. Huwag na tayong mamili. Kundi tanggapin nating pareho na ang itinakda ng Diyos ay mangyayari, ngunit tinutugon niya ang panalangin ng mga nananalangin na ito'y mangyari sapagkat kasama iyon sa kasangkapan. Parang ganito rin ang nasa Book of Revelation chapter 8 na may kinalaman sa pagsasakatuparan ng mga gagawin ng Diyos sa mundo and in language of vision, the smoke of the incense, together with the prayers of God, people went up before God from the angel's hand, and it is that incense that was put upon the earth to fulfill God's purpose. And remember, together with the incense are the prayers of God's people, showing us that the prayers of God's people do have a bearing on what happens in the providence and redemption of God. So prayers have a vital role in realizing redemptive events. And if they realize the redemptive events, then therefore we can also say of providential events. So yan ang unang observation. My second observation is rather opposite of that. Events have not taken place for lack of prayers. May dapat sana mangyari, pero hindi nangyari dahil hindi nanalangin. Ang isang magandang talata nito ay James 4:2 and 3. You do not have because you do not ask God.
When you ask, you do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. O sa mga katuwid, may pinabanggit dito si James, nagpapakahirap itong mga sinulatan niya. He says they murder, they wage war and fight, in the sense not that they actually are murdering, eh, tatanggalin niya sa iglesia kung mangyari iyan, pero in terms of their attitude to one another as brethren, James indicts their forceful efforts and yet they cannot obtain. And the reason is they're not praying, which means, and it implies, if they had prayed, they would have obtained. So, o kaya naman, nanalangin nga sila, but their prayer is not genuine, but selfish in motives. Now, that warns us against the kind of praying that is not genuine. At itong masasabi ko, alam ninyo ang karaniwang pananalangin ngayon, eh, ang prayer list natin parang shopping list. Meron tayong ino-order sa Panginoon at inaasahan natin mas mabilis dapat mag-deliver ang Panginoon kaysa sa Lazada o Shopee. Eh, ganyan ang panalangin ng marami kung ano lang ang magustuhan nilang hilingin sa Panginoon. At ang sinabi ni James dahil sa ganyang klase ng panalangin ay yung dapat sanang pagpapalang nakalaan na hindi nakararating sa kanila. So what we learn here is that blessing may be ready for granting, but missed for lack of praying. Eh, hindi lang natin pinag-usapan dito yung nangyari. But it is possible that certain things could have happened, but have not happened for lack of the means. Isang bagay ito na hahamon sa atin. Pinapanalangin mo ba? Ang ikatlong observation, events have not taken place in answer to prayers. Ito'y tumutukoy naman sa bad events or events of calamity or judgment na mangyayari sana pero someone prayed. And because of that prayer, God averted the event from taking place. Isang nangyari ito sa Amos chapter 7 na merong inilaan na ang Diyos na hatol ng mga balang, the judgment of locusts, but Amos prayed, please stop. And then God answered in Amos 7 verse 6, so the Lord relented. This will not happen either, the sovereign Lord said. So here we see the prayer of the prophet has had an effect on something that could have happened, which was bad, but did not happen because the Lord answered prayers. What we see here is divine judgment was restrained because of the prophet's plea. And we can parallel here Abraham's intercession on behalf of Sodom. Kung inyong maalala, paparusahan na ang Sodom, it was Abraham who interceded. If there were 50 righteous men, would you destroy Sodom? And God, through an epiphanic appearance, ay sinabi niya na, no, I will not judge Sodom for the sake of 50. And then it went down to 40, and then until 10. And probably Abraham assumed there should be 10 at least of righteous men in Sodom. And as it turned out, that was not the case. And Sodom was judged. But here you see the thing, the dynamic of praying and interceding and the judgment that could have fallen upon was averted because of the prayer of God's people. What we learn here is that intercession for mercy to avert judgment is part of redemption. Bahagi ng pagliligtas ng Diyos at masasabi rin nating bahagi ng providensya ng Diyos. Kaya yung mga masasamang bagay na nararapat ibagsak, eh, hindi ibig sabihin na wala na tayong magagawa doon kundi ipinapanalangin natin. And then the fourth observation is that events have taken place for lack of prayers. So opposite ito nung ikatlo. There are judgments that take place because nobody prayed that God will restrain His judgment. And this often happens when God gives opportunity for intercession, but intercession is lacking. We see this case in Ezekiel 22 and verse 30,
And I sought for a man among them who should build up the wall and stand in the breach before me for the land, that I should not destroy it. But I found none. Tumutukoy ito sa kalagayan ng Judah. The breach on the wall represented the city's vulnerability to invasion. And what is very striking here is God Himself is said to be seeking for intercessors to avert the judgment. Unfortunately, there was none who interceded on behalf of the city. Here we learn that judgment may proceed after failed opportunity for intercession. Isipin natin na maaaring ito ang panahon na binibigyan tayo ng pagkakataon na manalangin at hilingin, pumagitna sa hatol ng Diyos at sa kanyang hahatulan bilang mga dumadalangin sa kanya. So we can see in all these four observations the important place of prayer. But I have a fifth observation which should balance it all. Prayerfulness is itself the gracious supply of God, but the saint's responsibility. May baka naman sabihin natin, o ganun pala kahalaga ang panalangin, kaya kapag ako'y nanalangin, ay nababago ko ang providensya ng Diyos. Nababago ko ang isip ng Diyos. Iisipin natin, ang mismong pagiging mapanalanginin ay kaloob ng biyaya ng Diyos. Zechariah 12 and verse 10. And I will pour on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the Spirit, and it should be capitalized, it's the Holy Spirit, of grace and of supplications. So yung mismong espiritu, pag siya'y ibinuhos na nangyari sa araw ng Pentecoste, at ito na ang kalagayan ng mga iglesia ngayon, sila na ang mga binuhusan ng espiritu, ang isang ebidensya at bunga noon ay pananalangin sa Diyos. And then, makikita natin ang mga alagad nang marinig nila ang Panginoong Jesus na manalangin, ay sila'y nakaramdam ng kakulangan nilang manalangin. At ang kanilang naging hiling ay, Lord, teach us to pray. So in other words, we see ourselves so deficient in praying when compared to what Jesus can do. But yet, here is our responsibility. Nakita natin kung anong magagawa ng panalangin, nakita natin kung anong uri ng panalangin ang pinakikinggan ng Diyos. Ngayon ay responsibilidad natin na kapag tayo naturuan, ay tayo'y maging mapanalanginin. So prayerfulness is our duty to cultivate, but it is God's grace to pour out. And ultimately, it is the grace of God, but it is our responsibility. So let me draw this to a reflection. Do not let logic dictate belief in providence and practice of prayer. Tinutukan natin ito dahil ito ang nagiging katitisura ng marami sa pagiging madisiplina nila sa panalangin. Huwag natin gamitin ng lohika, tanggapin natin pareho. God's providence is going to be fulfilled. It is the outworking of what He has predestined, and yet He uses as means the practice of prayer of God's people. Now, there are three exhortations that follow from this. First, recognize the due place of the prayers of God's people. Pahalagahan mo ang pananalangin ng mga tao ng Diyos. In fact, Apostle Paul, we see how he regards the prayers of his brethren in Philippians 1:19. For I know that through your prayers and God's provision of the Spirit of Jesus Christ, what has happened to me will turn out for my deliverance. Sumaharap siya sa paglilitis at hinihingi niya na ang maging resulta ng paglilitis ay ang siya ay mapalaya, that his life would be spared, and that's what happened. And here he is saying that among other means for that to happen is the prayers of the brethren in Philippi. Eh, magkaroon tayo ng ganyan na pagpapahalaga sa pananalangin. Kuminsan, nagiging self-reliant tayo, hindi tayo makahiling ng panalangin. Pero kung nakikita natin ang halaga ng panalangin,
ay magiging bahagi ng ating kababaang loob na humingi ng panalangin ng ating mga kapatiran. And then, take on the privilege and challenge of disciplined praying. Ito ang pag-aaralan natin sa mga susunod, pero from the theology, we tried to explain in this lecture, it leads to the application of having discipline in praying. And yan ang ibig sabihin ng pray without ceasing in 1 Thessalonians 5:17. Hindi naman ibig sabihin niya na lagi kang nasa postura ng panalangin sapagkat marami namang tungkulin na ipinagagawa sa atin ang Panginoon. Ngunit, ang ibig sabihin na ang diwa ng panalangin ay laging nasa iyo na anumang oras ay maaari kang manalangin sa Diyos. Kaya yan ay nililinang na isang diwa at isa ring disiplina. And we must conclude that we are all in need of praying and being prayed for. Kung ganyan kahalaga ang panalangin, dapat tayo nananalangin at humihingi tayo ng panalangin ng ating mga kapatiran. Ang pangatlo't huling bilin nito ay there is no place for self-exaltation in prayer. If prayer as a spirit of supplication is from the Lord, no place for self-exaltation. And we see this in one part of the Lord's Prayer that Jesus taught His disciples to be the manner of praying. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Praying is participating in God's kingdom and certain fulfillment of His will. So we should be humbled by that. It's not that the kingdom is contingent on our prayer, but God is pleased that what He has planned about His kingdom will include as means our prayers. So do not be prayerless on pretext of God's sovereign providence. Huwag kang lumayo sa panalangin dahil sinasabi mong, providensya naman ng Diyos, mangyayari, manalangin man ako, hindi. Ang kabila naman nito, do not be prayer proud on presumption of power in prayer. Alam niyo, nagpapanting ang tayong ako talaga pag naririnig ko ang mga pagyayabang ng mga malakas manalangin. Makapangyarihan silang manalangin. No? Yung isang madalas na gamitin ay prayer warrior sila. Na para bang anumang ipanalangin nila, ang Diyos ay tutugon sa kanila. Kaya meron silang parang kasikatan at hihilingin ang kanilang mga panalangin dahil napakagaling manalangin. Ang ganyang diwa ay walang puwang sa panalangin. Prayer, remember, is assuming the weakest posture before the sovereign God. That's why it's kneeling down. Not always in posture, but in attitude, it is kneeling down. And that's the weakest posture. It's the posture of a beggar. It is the posture of one surrendering. And to speak so much of one's power to pray in a weak posture is a misnomer. Magkasalungat at tanggalin natin ang anumang pagyayabang sa panalangin. Pero ito ang tugon sa katitisura ng marami na kung andyan ang providensya ng Diyos, may puwang pa ba sa panalangin? Mayroon at napakahalaga ng puwang ng panalangin sa providensya ng Diyos. Kaya ilagay natin uli ito sa pag-uumpuga ng mga pwersang papasok sa iyong isipan. Ang tamang pairalin mo ay ang pag-iisip na prayer is the principal means as the chief evidence of your faith, and it should elicit the thought, I am so humbled to be included by God in His kingdom work through my prayers. Nakakababang loob na isama ako ng Diyos sa kanyang gawaing pangkaharian sa pamamagitan ng aking mga panalangin. At magre-resulta ito sa resolusyon na I will, by God's grace, believe in the providence of God, and prayer is part of His ordained means. Halip na kalituhan mo, tanggapin mo na lang pareho ang providensya ng Diyos at ang puwang ng pananalangin. Kung pairali natin ang nananatili nating kasalanan
maaaring mahulog tayo sa pag-iisip na I accept that God's providence is sovereign, it will happen whether I pray or not, and that kind of thinking will lead to this idea, I will pray for my personal needs, but God will take care of His own work in the kingdom that I do not need to pray for them. E yan ang uri ng panalangin na sinabi ko kanina ay shopping list prayer. Tanggalin natin yan. Ang panalangin natin dapat ay panalanging lumalahok sa proyekto ng pagsulong ng kaharian ng Diyos. Kaya tanghaman ko sa bawat isa, appreciate that God has ordained praying people to fulfill His purpose. God could have done it alone, without you and me. But in His goodness, tenderness, love and compassion for His people, He is so pleased to include us in that most wonderful project going on for now and eternity, which is the kingdom of His Son, the Lord Jesus Christ. And one of our roles is that to be praying men and women. Kaya sana ay maging hamon ito sa atin at sikapin natin na sa ating pag-iisip ng panalangin ay nakadugtong sa paniniwala natin sa providensya ng Diyos na siyang may control ng lahat. Ngunit sa kanyang control ng lahat ng mga bagay, hindi niya isinasantabi ang panalangin, kundi isinama niya sa at kanyang layunin na maging kasangkapan sa pagsasakatuparan ng kanyang providensya. Kaya isang hamon yan sa atin ay maging mapanalanginin tayo alang-alang sa proyekto ng ating kabanalan at sa kanyang kaharian. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana kayo ay nakinabang at sana'y pagpalain kayo mula sa pag-ibig ng Diyos Ama, sa biyaya ng kanyang anak na si Jesucristo at sa pakikipisan ng banal na Espiritu.